So guys, hi. Nandito ako ngayon sa inyong harapan upang ito upang iano na yung video ko sa yung pinakauna kong teaser na exposing RPW in public. Ito na nga i-upload na natin. Pero bago tayo magsimula, intro, pasok. Guys, sa mga hindi nakakaalam kung ano ang RPW, malaki po ang pinagkaiba ng RPW sa dummy. Ang RP kasi roleplay, ang dummy parang fake account lang siya, ganun. Eh yung roleplay kasi may niro-roll ka, as malay mo, ikaw si ano, DP mo si Catherine Bernardo. Tapos pag ano, tawag doon, i-roleplay mo siya parang ano mo malay mo, nag-post siya sa Instagram, kukuha ka ng picture niya, tapos yung caption niya sa Instagram, ganun din yung caption mo sa FB or sa RP account mo. Tapos sa mga hindi pa nakaabot ng hotdog ni Aljur era, ayun guys, ayun yung pinakamagandang era sa RPW, as in no toxic, no OP related, as in sumusunod sila sa mga rules and regulation ng RPW. At saka may group pa kami nung bago, nung nawala na yung hotdog ni Aljur, may group kami na bago na YCC or WCC, yung Wanted RS, Wanted Utong, yung ganon. At saka mayroon din kaming mga ano, may nang mga nabuo na PAM, as in talagang nabuo sila. Ngayon parang toxic na kasi ng RPW, napaka toxic na. Ngayon din nakikisali yung mga PAM na yun na toxic na hanggang ngayon. Ayun. So guys, paano ko nga ba na-expose ang RPW in public? Hindi ko na kasi na video, pero nag-survey ako sa labas namin kung totoo, kung alam ba nila yung RPW. Ayun, at ayun, ano, marami naman marami nagsabing hindi, kaya tinuro ko kung ano yung RPW, pati sa mga tambay dyan. Ayun, ngayon nagsisimula na sila mag-RP, at natutuwa ako kasi dumadami na naman yung mga RPer dito. At saka ano, at saka hindi pa ako tapos i-expose ang RPW in public kasi gusto ko marami talaga mag-RP, as in ano naman kung toxic, diba? Toxic naman talaga tong RPW, matagal na since ano, nagsimula ako ulit mag-RP ulit, siguro nun ano, sa akin siguro nagsimula yung ano, toxic. Toxic, pero wala kang pakialam. Tapos eto na guys, yung RPW kasi dati, talagang sobrang ganda, as in magpo-post ka ng ano, Wanted RS, maraming magko-comment. Pag ngayon kasi pag nag-post ka ng Wanted RS, babae ka, GRP gamit mo, walang papansin sa iyo. As in, paano kasi yung RPW ngayon napuno na ng puro CRP, 'di ba? O 'di ba, napuno ng mga CRP ngayon. Kaya nakakatamad na minsan mag-RP, wala kang malalandi na ano, talagang ano talaga hindi CRP. Kaya nasasabihan na ang RPW ay toxic kasi napupuno ng CRP. At saka yung minsan kasi ano, nagsama na yung RPW, yung RPA tsaka nung dummy A. Yung mga dummy account tsaka nung roleplay account, nagsama silang dalawa. Kaya guys, nakakalito, as in talagang maiimbier na ako. Bakit kasi ganun? Tsaka ano, yung kung sino pa yung famous sa RPW, kung sino pa yung famous, kaya ni Kevin Beethoven, ni Joshua Alonte, silang dalawa, sino pang famous, sila pa yung toxic, diba? Tsaka ngayon guys, parang ngayon kasi taon na to, parang 2020-2019, nagbuo na sila ng sarili nilang RPW. At yung mga bawat BH ngayon, or mga fam hood or mga ganon, bumuo na sila ng RPW, yung sarili nila ng RPW. Tapos ayun na nga, pero hindi pa rin nauubusan ng toxic guys, tsaka ng mga bashers. Tapos ngayon guys, yung RPW ngayon, puno na ng rant, puro rant na lang talaga, as in wala ka na makikita mga nag-a-act, puro rant na lang. Tapos yung act nila ngayon, puro OP related na, ganun. Nakakainis lang kasi nataguri ang RPW, tapos OP yung ginagamit, diba? Parang nakakaano, kasi as a queen of RPW,
as a president ng RPW, syempre hindi ko papayagan yung ganun. Pero wala naman ako sa lugar ngayon kasi ano ngayon, parang binabash kasi nila ako kaya nasasaktan ako. Ganun, syempre masakit sa akin yun kasi binabash ako. So paano nga ba nagsimula ang RPW? Ang RPW ay nagsimula noong 2007. Ayan, 2007 sa Friendster pa lang, wala pang Facebook. Ano sila, puro anime ata yung ano nila, like Dragon Ball, anime yung mga DP nila, yung mga ni-roleplay nila. Tsaka nagsimula yan sa Japan, bago sa Pilipinas. Ayan, tapos yung RPW noon talagang, di mo ano, wala talagang toxic. Ngayon puro toxic na. Ewan ko, parang mas, ngayon kasi, pag naglabas ka ng OP mo, ibabash ka, lalaiting ka. As in talagang ibababa ka nila, parang ibabaong ka na nila sa lupa kung pasyeng. Ayun lang yung nakakainis ngayon sa RPW. Eh ano ngayon, diba? Kita nyo nun si ano, si Billy, si Ira, diba? Nag-live lang siya sa RPW, sa SUU. Tapos, nabash na siya, nabash na agad siya, diba? Kasi nga, pangit. Diba? Ganyan kasi mentality ng mga ibang Pilipino na kapag pangit, ibabash. Kapag pangit, pagtatawanan. Diba? Kaya nakakainis yung iba. Tapos, yung iba naman, tinatawanan pa. Tapos, eto ngayon, yung mga RP, yung mga hood na si, na puro toxic ngayon, nung nandyan yung Chua. Ayan, Chua. Tapos, ay nako. Yung founder ng Chua, si Sinba yun, ewan ko ba? Basta toxic nila, dinadamay pa yung mga ano, relihiyon pag nangraran, diba? Ewan ko ba, sumasakit yung ulo ko sa inyo. Hindi ko na kaya. So, eto na nga, hintayin nyo yung part 2 para ma-expose natin ng RPW. So guys, bago tayo matapos dyan, maraming salamat sa sumusuporta sa akin. And don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Ayun lang.